Hello everyone! Welcome back to my channel. On our previous video, pinag-usapan natin ang subtraction of two numbers when minuend is positive and greater than subtrahend. Nag-recall na rin tayo sa ating previous video kung ano ang minuend at subtrahend. Kaya, kung hindi pa ninyo napapanood ang ating previous video, mas makabubuting panoorin muna ito bago mag-proceed sa video na ito. May lalabas na link sa bandang itaas sa inyong screen para rito. Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang subtraction of two numbers when minuend is positive and less than subtrahend. Tara, simulan na natin. Para sa video na ito, narito ang ating rule. The minuend will become the new subtrahend and the subtrahend will become the new minuend. Ibig sabihin, pagpapalitin lang natin ang minuend natin at ang subtrahend natin. Kapag ka pinagpalit na natin, subtract the two numbers. Our final answer should have negative sign. So, i-attach natin ang negative sign sa ating final answer. Remember, ang final answer natin ay dapat negative number. Narito ang mga halimbawa. Dito tayo sa example number 1, 13 minus 49. Sabi sa rule natin, gawin natin na pagbaliktarin natin ang minuend at ang ating subtrahend. Magiging 49 minus 13. So, what is 49 minus 13? So, 9 minus 3 is just 6. 4 minus 1, 3. So, hindi pa dyan natatapos. Kailangan nating mag-attach ng negative sign sa ating final answer. Kaya magiging negative 36 ang ating final answer sa example number 1. Dito tayo sa example number 2, 37 minus 98. Pagbaliktarin natin ang minuend at ang subtrahend, kaya magiging 98 minus 37. Pag napagbaliktad na natin ay isusubtract na natin ang dalawang number. 8 minus 7 is 1, 9 minus 3 is 6. So hindi pa dun tapos dahil kailangan nating mag-attach ng negative sign sa ating final answer. Our final answer for example number 2 is negative 61. Dito tayo sa example number 3, 152 minus 279. Ganun ulit, pagbaliktarin ng subtrahend at ang minuend. 279 minus 152. Perform natin ng subtraction. 9 minus 2 is 7. 7 minus 5 is 2. 2 minus 1 is 1. Dahil nakuha na natin ang difference, ngayon ang gagawin natin ay i-attach ang negative sign sa ating answer. Kaya magiging negative 127 ang ating final answer. Example number 4 tayo, 257 minus 398. Pagbaliktarin ulit natin, 398 minus 257. 8 minus 7 is 1. 9 minus 5 is 4. 3 minus 2 is 1. So, nakuha na natin ang sagot. Pero, hindi pa yan ang ating final answer. Lalagyan natin ang negative sign sa ating final answer. Kaya, ang final answer natin for example number 4 ay negative 141. O, diba? Madali lang. Subukan nyo namang sumagot. Letter A, 36 minus 58. Letter B, 152 minus 379. I-comment ninyo sa comment section ang inyong mga sagot para malaman natin kung ito ay tama. If you like this video, please hit a like button and share this video to your friends. Also, don't forget to subscribe to my channel. That's all for now. Thank you for watching.